Saktong long weekend yung plano naming anniversary ride. Kaso nga lang si Bagyong Guring ay mukhang magdo-norte rin. At dahil matigas ang ulo namin, take off kami ng 3:09 AM dito sa may San Valenzuela. Yung isa, nakalimutan natin. Yung isa. At isa pang problema, kapote. Isang kap, oo. Kasi pinatuyo ko pala kagabi. Di na. Claridel bypass na tayo guys. Haba-haba pa to. Bybysia na tayo guys. Check 4:45 AM. Di natin naabutan yung kabanatuan. Di na. Ganda guys oh, parang drawing lang. Parang drawing lang, parang painting. Dito maaraw, dito maulan na. Yeah. Ulan, di mo alam kung bubuhos o hindi. Eh medyo maaraw na, oh. Nakapil na tayo ng sinag ng araw. Pero may tulo. Beba Biskaya. Uy, malapit na tayo sa ano. Kutar. Nasa Kutar Elementary School. Wow, ang ganda guys. Kita nyo yan, no? Sobrang lawak. Muna tayo. So, grabe oh. Grabe ba? Sa totoo lang. Ayun, ang ganda dun oh. Walang katapos ang bundok. 36. Tibidyan mo. Oh, grabe. Ang ganda. Layo pa na ito. Tapos ganito yung makikita ko. Fresh air. Woo! Uy oh. Puro ganito yung view ah. Buti maganda na yung weather, di maaraw, di maulan. Solid. Solid, solid. Wow, taas hindi tayo na pababyo na. Oo. Oh. Takatakot, parang malalaglag na. Hindi naman sila nagpipicture eh. Banawe. Hindi pa ba tayo dito? Tayo dito nakapunta? Ay no, Baylo Banawe. Grabe, nakakatakot. Walang harap. Ano? Picture? Picture? Okay. Grabe, ang tahimik dito. Kami lang maingay. Okay, battery low na tayo.
pagas na tayo pag meron. Pakulang gasolinahan din. Check mo nga. Bali, dito na kami nagtanggalian sa Chanco Viewpoint. Nga pala, dito pala pinikuran yung Banawi Rice Terraces na nasa 20 pesos. Dito pa. Ito. Kaso puro pababa lang ata. Tig. Ito yata yung ano eh. Yun, kain mo na kami dito eh, picture na din. Lakas yung ulan, mukhang maulan dun ah. Parang chocolate hills oh. Makang Toblerone. Ang ibang bumabiyahe, kami lang. Wala pang kasabay. Kakalaglaga na guys. Bakit? Lumig. Bali, medyo nagmamadali na tayo dito para makaabot tayo ng maaga at hindi na tayo abutan ng posibleng malakas na ulan kasi madilim na talaga. Yun, finally nandito na kami sa Sagada bago mag 6 PM, and yun, medyo maliwanag pa naman at yun nga lang, medyo maulan talaga. So doon nakapag check in namin sa hotel, and ito yung weather, medyo maulan talaga siya. So, medyo minalas talaga, pero expected naman na maulan kaya acceptance na lang talaga. Bali, sa basement ng kinekinan namin meron siyang maliit na karinderya kaya dito na kami kumain. Ito yung umaga, so bad weather pa din. Hindi siya recommended na mag-ikot-ikot sa mga tourist spot kaya no choice para mag-pack na ulit at ready sa aming next na destination. Sagada Weaving na very accessible at along the way na tourist spot dito. So ganitong panahon hindi na talaga makakapunta kaya yun, sibat na kami.
Ang ganda talaga ng sea of clouds dito sa Sagada. At ito na nga yung bumungad sa aming daan. Expected na namin na may buguong daan kasi papunta pa lang kami dito, marami na siyang landslide at may palubog na rin talaga. Kaya yun, na-expect na namin to, pero sana makauwi pa rin kami at makalabas dito. Ito yung kalsada kahapon, naguho na talaga. So ngayon hindi na nakakadaan yung mga kahit ano, sarado na sa bungad, pero pinilit lang namin makadaan kasi kasya naman yung motor. Pero mag mga 4 wheels negative na talaga. So yun, buti nakalabas kami bago pa siya tuluyang gumuho. Sea of clouds na naman na may landslide. Napagtripan ko din palang pumasok dito sa maliit na tunnel na to. Ewan. Wala lang. Trip mo. Buskalan na tayo guys, and actually wala naman sa plano to, pero dinaan na rin namin since na hindi na kami nakapag-ikot sa sarado. So ito na, ito tayo kay Wang Ud. Ingat po. Ingat po. Ha? Tom. Dun pa. Oh. Dun tayo galing, ha. Grabe ka. Hindi nga ito muna.
Hindi kasi kami nag-hiking eh. Hindi kami siya nag- Yun, sa kwento, malapit lang yung lalakarin pero nakakahingal talaga siya. Enjoy, enjoy. Alright, quality. You know. Diba, diba? Sa totoo lang. May box pang dala. Ayaw, para pahingatan ka. May kainan sa taas? Oo. Malayo pa. Malayo pa. Sa oras pa po. Malahati. Malayo pa. Layo-layo pa. Hello po. Hindi na lang. Lahat sila nagchichira. Grabe. Ano, mag-overnight kayo o dito? Hindi, uwi po kami. Pupuntaan pa po kasi kami. Ano? Nag-i-locos pa po kami. Pero may makakainan po sa taas. Oo. Parang karenderiya. Patapos ng tatuyo sa design. Kamahin kami. May bayad po ba pa picture? Oo. Magkano po? May dalawa kay 100. Mga 50 isa po. Oo. No, isang picture sa kanya 100. Yung sa isa. Mm-hmm. May dalawa kay 100. Ah, pagsabay. Oo. 100. So 100 isang shot.
parang di man lang inunod yung tour guide namin. Plus dito oh. Yun na pa? Oo. Yun na. Tara. Yun na. Pahingakay muna dito. Pahinga daw? Pahinga. Gusto yun ang pahinga. Ha? Ano? Diretso? Wait lang. May upuan dyan. At lang po. Hmm? Dito na po. Magkaya na po. Kain na muna. Ito po. Tonchay, mahantang. Kain kayo. Naubos yung ulam namin. Ito lang ang available. Yan ang available. Gulay. Repolyo sa kasardin. Sardin. Masarap yan. Ano? Bawal ko yan? Ano gusto mo? Manok. Magluto kami ng... Wala nang manok. Ubus na. May na lang po. Mag-iisip ko muna kami kung magpapatay. Wala pa po kasi kami tatusa ka doon. Magtatanghalian na si Wang Ud kaya nag-cut off na ng magtatato. Kaya nagpa-picture muna kami. Pero sabi nung tourist guide kung pwedeng isingit kami ng tato. Or yung signature niya. Kaya yun, napaupo na rin kami kahit wala sa plano. Ayan, nakikita nyo yung white bulletin board sa likod. Yan yung mga nakapila ng schedule ng tatatuan niya. O ng signature tattoo niya. Pero yun, nakasingit kami kaya hindi na namin pinalagpas yung pagkakataon. Yun, bali bumalik na lang din ulit kami agad para makakain na rin kasi nagugutom na kami.
Ayun, alas dos kami na. Malis dito sa bus ka lang. After naman tumawin, yun, diretso agad. Para makaalis kami na mas maaga, mas maliwanag dito sa mga bundok. Marami talaga yung mga dinadaanan. Isa to sa mga hindi ko makakalimutan rides of all time. Bukod sa may bagyo, mga landslide yung sumubok sa amin. Pero ito, kailangan nating umabante. Malayo na pero malayo pa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na biyahe.